just want to mention, ladies and gentlemen, that before I join this pageant, I receive a chat message from an Messenger account coming from my mom. And the story goes something like this. Ang sabi niya, anak, huwag ka na lang sumali sa patimpalak na iyan. Mababastos ka na. Ang sabi ko, inay, hindi po ako sumali sa patimpalak na ito upang magpabastos na ito. Bagus na is ko pong ipakita ang aking talento sa iba. Standing it up, all of you ladies and gentlemen, is a title holder for the previous match at Miss Kay Subic Sangales. Ginahan, nasa mga Batangas. Nagkatabili, lipa Batangas. At isa po ako, sa mga pinagkamalaki, kontesera ng Nalawiga, ng Cavite, your very own. Ladies and gentlemen, ang babae na pauso ng monopat sa kahit sa pagipalak at napanood nyo na sa YouTube, at minsan na rin pong sumabak sa tagisa ng pakotakan sa Miss Q&A ng Showtime. Yes, ladies and gentlemen, narito po sa inyo kayong harapan, the one and only, the legendary, ang nag-iisang diyosa na mukhang kawatan. My name is Maria Leonora Teresa Laila Dilima. Tonight, allow me to stand by the name of your one and only, ang babae na mananaka at brilyante ng amin sa Telepantasya ng Kandadya. Ang babae na patibok sa puso ang kumpare nyo si Anjo Magdenica. Opo, ako nga po, tama po kayo. Ako na nga po ito, si Binibini Kylie. Kailibog Lapida. Taking a Bachelor of Science in Secondary Education, Major in Science at Polytechnic University of the Philippines, Paragondon Campus, and I am proud to be cum laude. Dito po mga kaibigan sa ating mundong ginagalawa ng hindi naging pamatayan kung anong estado ng pamumuhay meron ka. Lalong-lalong hindi naging pamatayan kung gaano ka man kapangit o kung gaano ka man maganda. Hindi ka man binigayaan sa iyong physical na kaanoan, huwag kang mabahala aking kaibigan dahil ang tunay na timbangan ng Diyos dito sa ating mundong ginagalawa ay kung ano ang nagagawa mong kabutihan. Pagkat lagi niyong tatandaan na ang kagandahan panlabas ay natatakpan kapag utang, talento at kagandahan panloob na ang pinag-uusapan. At bago ko po lisanin, ang ilang sulong ng entabladong ito ay mag-iiwan po ako sa inyo ng mga katagang pawa ang katotohanan dito sa ating mundong ginagalawa. Unang kataga, mga kaibigan, mahirap daw ang magpakababae kung hindi ka naman talaga isang tunay na babae. Tama. Mahirap din ang magpakalalaki kung hindi ka naman talaga isang tunay na lalaki. Tama rin po yun. Subalit higit sa lahat, lagi niyong tatandaan na mas mahirap ang ipinanganak ang tomboy pero princess ang pangalan mo. Pangalawang kasabihan po mga kaibigan na pawang katotohanan dito sa mundo, bakit nga ba laging ikinukumpara ang pangit sa gwapo? Kapag gwapo ang namatay, ang sasabihin ng nakikilaman, ay sayang, ang dami pa namang darating sa kanyang opportunity. Pero kapag pangit ang namatay, ang sasabihin ng nakikilaman, pare, kailan ang libing? At pangatlo, mga kaibigan, ang pawang katotohanan dito sa ating mundong ginagalawan ay kapag gwapo ang nakabuntis, ang sasabihin ng magulang, pakasalan mo ang anak ko. Pero kapag pangit ang nakabuntis, galit na galit ang magulang at i-request kay Duterte na ibalik ang death penalty. My dear fellow judges, the costume that I am wearing tonight represents the autonomous region that the Muslim Mindanao and the one that Medusa have to be in to the whole country. Yes, I
I'm proudly representing the beautiful city of Marawi. Maraming salamat. I don't care mga kaibigan kung gaano kagaganda ang aking makakalaban ngayong gabi. This is the battle of intelligence and battle of personality. Let the showdown begin!